Hello mga brother, kumusta po kayong lahat? So ngayon ay muli tayo nagbabalik sa ating YouTube channel kasi almost 2 months na po tayong hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel. Ngayon mga brother, may pag-uusapan tayo at magbibigay lang ako sa inyo ng konting idea ano nga ba ang bagong update ni YouTube sa ating mga monetized channel at lalong-lalo na sa mga bagong content creator na nagsisimula sa mundo ng pagiging YouTuber. Kung gusto mo malaman mga kabrother, tapusin mo ang video na to and don't forget to click the subscribe button and also the notification bell para lagi yung updated sa mga YouTube tips, YouTube tutorials, and YouTube updates ko. So mga kabrother, simulan na natin to at huwag natin patagalin, intro muna tayo. Hi, ako nga pala si Inclusive TV, gumagawa ng iba't ibang klaseng video tulad ng YouTube tips, YouTube ideas, YouTube tutorials, unboxing at marami pang iba. At kung interested ka sa mga video na to, bisitahin lamang ang YouTube channel ko. Bago tayo magsimula mga kabrother sa ating topic, ay mag-shoutout portion muna tayo. Yes! Shoutout kay Mapagmahal TV by Ansano Batwa. Shoutout kay Jake TV 6455 at kay Senelin Musa din 889. So shout out sa inyong lahat at maraming salamat sa mga suporta nyo sa ating YouTube channel. So ito yung bagong update ng YouTube. Kung bubuksan natin ang Chrome YT Studio, is mapapansin natin yung blue highlight na nakalagay sa taas. So ipapaliwanag ko yan in short. Ang ibig sabihin nyo mga brother ay may new update si YouTube ngayong November. Ang new update ni YouTube sa atin ay magkakaroon daw tayo ng additional 15% revenue sa ating mga YouTube videos. Yes, malaking impact nga po ito mga brother sa atin kasi syempre tataas yung revenue natin at maihit natin yung $100 para makasahod na tayo kay YT. Well, ang gagawin lang natin mga brother kung gusto nyo mahit yung $100 na yan at tumaas yung revenue nyo, kahit weekly mag-upload kayo ng video na related sa channel nyo. Mag-upload tayo ng 4 beses sa isang buwan para syempre titingnan natin kung may impact na ba talaga yung 15% additional ni YouTube. Pero depende pa rin yun sa views mo kung yung upload mo na video is magkakaroon or ba-viral siya. So mas maganda yon, mas maganda ang impact noon sa ating revenue. Pangalawa mga kabrother is mawawala na po yung control natin sa ads. Diba, pag mag-upload tayo ng YouTube videos, yung makikita natin dun sa screen ng ating YT Studio na pwede natin i-control yung ads na lumalabas sa ating YouTube videos. Pwede natin ilagay sa unahan, sa gitna, kalagitnaan, or sa ulihan. Well mga brother, tinanggal yon ni YouTube at ang ipinalit ni YouTube dito ay siya na mismo ang magko-control kung saan niya ilalabas yung ads sa iyong YouTube videos. Mas mahaba ang video mo, is maras maraming ads na lalabas sa video mo. At kung maikli naman to, is iilan lamang yung ads na lalabas sa inyo. Swerte na rin din mga kabrother kung ang lalabas sa video mo is non-skippable. Pero kung skippable naman, huwag nyo namang i-skip kasi dyan lang kumikita yung mga YouTubers. Sa views is hindi naman sila talaga kumikita. So kumikita kami dun sa mga ads na lumalabas sa video namin. So kung napapanood mo ang video na to at merong ads, don't skip. Laking bagay na yan sa amin na magkaroon ng konting revenue sa aming YouTube channel. Ang advantage nito is dagdag revenue sa atin at dagdag 15% additional sa ating revenue. So magandang impact ito sa ating YouTube channel. Saka disadvantage naman nito mga kabrother is maglalagay nga si YouTube na mga ads. So depende pa yung kung ang ibibigay niya is skippable or non-skippable. Kung skippable yan mga kabrother, huwag na tayong umasa kasi maraming viewers ngayon na ini-skip lahat ng ads. Maganda kung non-skippable kasi syempre sa non-skippable wala silang control doon or walang control yung viewers na i-skip yung ads na yon. So yun lang mga kabrother. So bali kung gagawa kayo ng YouTube content, gandahan nyo na, habaan nyo ng konti. Huwag naman sobrang haba para hindi maboring yung manonood. Direct to the point lang kung anong gusto nyo ipahatid sa mga viewers, kung anong gusto nyo malaman nila. Yun lang ang advantage at disadvantage nito mga kabrother. So yun lang mga kabrother for today's video. Sana naintindihan nyo yung YouTube tutorials ko and YouTube updates, kung ano nga ba yung mga pagbabago or ano nga ba yung update ni YouTube ngayong November. So medyo nahuli na ako kasi syempre di ko na talaga siya napokosan kasi sobrang busy lang talaga si kabrother. So yun lang ang update natin. Sana may naitulong ako sa inyo or may na kuha kayong konting informasyon about sa new update ni YouTube sa atin, lalo-lalo sa mga monetized channel dyan.
So, sa mga hindi pa monetize, push nyo lang yan kasi may susunod tayong video kung ano nga ba ang bagong update ni YouTube sa mga hindi monetized channel. So, yun ang pag-uusapan natin on the next video. So, gagawin ko siya ng content. So, yun lang mga brother. So, maraming salamat. I'm Inclusive Guy TV. Peace out.